Malapit na sila sa parking lot nang tumigil si Sam sa paglalakad at nakatingin sa kaharap ng restaurant sa di kalayuan. Tumingin din si Sandra doon at natanaw niya si Grayson na may kausap na babae. Sandra, sino bang tinitignan niyo? Oh my God! Gulat na wika ni Danica nang makita nito ang tinitignan nila. Gosh, ang maarting babaeng yun at ang asawa mo? You can actually file a case between the two. That mistress, akala mo kung sino ang anghel, babae lang naman ang asawa mo. Eke siya sa langit. Uwi ka ni Danica saka umiling pa. Ano ka ba? Ayos lang kung mahal niya yung tao. Magpa-file siya ng case. Sa gayong nakasaya na siya sa divorce, di wala ng problema. Sabi ni Rica saka umakbay pa kay Sandra. Tara na! Pag-aya niya sa mga kaibigan. Saka na unang maglakad sa kanila. Tinapik naman ni Sam ang balikat niya. Ngumiti lang si Sandra saka muling tumingin sa kaniroroonan ni Grayson at nung Thea. Magkayakap na ang dalawa. Kapag ako ang asawa niya? Huh, kikilos ako. Asawa ko siya, dapat may karapatan din ako sa kanya na makialam sa mga bagay na ganyan. Ang kapal na mukha niya maghanap ng babae. Gigil na wika ni Danica. Saka nakapangulumbabang tumingin kay Sandra na dahan-dahang naglalakad. Ano ka ba? Lagyan mo nga ng preno yung bunganga mo? Sita ni Rica. Akala mo naman hindi ka ganito ah. Gumagaya lang ako sa'yo. Nakangiting wika ni Danica. Saka humabol kay Sandra sa paglalakad. Umiling lang si Sam saka sumunod sa kanila sa paglalakad. Why does she felt uncomfortable and bothered? I'm really sorry, Grayson. I can't stay with you anymore. Hindi ko kayang isipin na nakikipagrelasyon ako sa may asawa. I don't want to be a mistress, Grayson. That could have been in my last list. Paliwanag ni Thea kay Grayson. He had been following her and yet, he can't stand, so he decided to talk to her. He just want to clear some things with her. How she cheated and didn't even follow him and explain herself. They already talk about it for end times. I'm sorry if you think that way. I thought we already understand it before. I was assuming. I'm sorry that you've got involved in this situation. It's fine. I just want to be honest with you, and this could be the end of it. Yeah. Tell me if you need my help. I'll help whatever it is. Sana hindi magbago yung samahan natin. We can stay as friends. He knew it's hard for him, but he'll go with it. Friends are better than nothing at all. Friends are the best thing in the world that can last long. We'll go our different way and promise to help each other in the future. Ngumiti si Grayson kay Thea saka tumango. Now, it's done. He doesn't need to be sad because he can't feel any sadness anymore for some reason. They hug for the last time and bid goodbyes and smiles before he walked through the crowds and reached the parking lot. Napatigil si Grayson sa paglalakad nang makitang magkayakap si Sam at ang lalaking kasama nito kanina. Hindi na niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad. He was walking a distance from them, and maybe they didn't notice him. I'll call later, okay? Tumango lang si Sandra, saka kinuha ang susi ng bag, saka lumapit sa sasakyan niya. Nasa unahan sila sa matrika, dahil katabi ng sasakyan ng mga ito ay sa kanya. Look who's here! Mapaklang tawa ni Danica. Saka hinawakan si Sandra sa braso nang matanaw nila si Grayson na nakasandal sa sasakyang ginamit ni Sandra. Ano na namang ginagawa niya rito? Sana sumama na lang siya sa babae niya. Bulong ni Danica sa kanya saka sumimangot. I'll drive you home. Putol ni Sam sa katahimikan saka kinuha ang braso ni Sandra mula kay Danica. Let's go. Walang lumabas na salita mula sa bibig ng dalaga. Nangiyain siya ng kaibigan. I can take her from here myself. Akin na ang susi. Ako magdadrive. Seryoso na wika ni Grayson. Saka inilahad ang kamay upang abutin ang susi. Binigay naman ni Sandra ang susi saka lumingon kay Sam. Sasabay na lang ako sa inyo. Wika nito saka naunang naglakad at nilampasan lang si Grayson na nakatingin sa kinikilos nito. That's good. Mr. Martinez, ingat sa biyahe. Wika ni Danica. Saka kumuway pa rito bago sumunod kay Sandra. Nauna na itong magpaalam dahil may sarili itong sasakyan. Si Rica at Sandra lang ang sakay ng kotse ni Sam. Wala namang nagawa si Grayson kundi ang pagmasdan si Sandra na sumakay sa kotse ni Sam. Hey, how dare you left me there? Hinintay kita doon. And why did you take the ride with that guy? Bungad ni Grayson nang makapasok si Sandra sa bahay nila. Nauna na ang dating si Grayson dahil sa bilis niyang magpatakbo. Pagod ako, Grayson.
What? Did you just left your car anywhere and go with that stranger? Hindi stranger si Sam, okay? He's my best friend. Saka, pakialam mo ba? Sinabi ko bang sunduin mo ako? Umakyat na si Sandra sa kwarto niya saka humiga sa kama. Such a tiring day for her. Bigla inawalan siya ng gana sa lahat-lahat. Grayson was sitting on the sofa while looking at the second floor. He was waiting for her to come down. But it's already 7 in the evening. Kahit anino ni Sandra ay hindi lumalabas sa kwarto nito. Kinuha niya pa ang number nito mula kay Raven, pero hindi pa rin sinasagot ng asawa ang tawag niya. Manang, pakitignan nga po yung tao sa taas kung humihinga pa ba? Utos niya kay Manang Sally na naglilinis ng guest room. Sir, ano ho yun? Never mind. Tuloy niyo na lang po ang ginagawa niyo, Manang. Wika niya saka napakamot sa unong naglalakad paakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Nakatayo lamang siya sa harap ng kwarto ni Sandra, habang kamot-kamot ang ulo niya. Umayos ka, Sandra! Wika ng dalaga sa kanyang sarili, habang nakatingin sa salamin sa banyo. Hindi nawala sa isip niya ang ganoong pag-uusap ni Grayson at ang GF nito. Bakit ba siya apektado? Alam na niyang may girlfriend ito at nakita rin naman niya yon sa mall, pero bakit ngayon iba ang pakiramdam niya? Napapailing niyang pinagmasda ng sarili, saka bumuntong hininga. Sandra, kung ano man ang nararamdaman mo, klaro o hindi, maling makaramdam ka ng ganito, okay? Aalis ka rito pagkatapos ng 6 na buwan. Aalis ka at hindi ka nababalik dito. Don't let your guards down. Pangaral niya sa sarili saka naghilamos. 6 na buwan, Sandra. Kaya mo to. Kinabukasan ay wala siyang klase. Kaya nanonood na lamang siya ng palabas habang hinihintay na dumating ang mga kaibigan niya dahil sa party nila. Hindi na rin siya kinukulit ni Grayson. Iha, gusto mo bang mananghalian na? Ipagluluto kita. Uwi ka ng tagapagluto nila nang madaanan siya nito sa sala habang nanonood ng movie. Hindi na po, Manang, kasi po may hinihintay ako. Sasabay na ako sa kanila. Sige, ibinilin pa naman ni Sir Grayson na ipaghanda raw kita ng makakain. Huwag na po kayo mag-abala, Manang. Ayos lang po ako. O sige, tawagan mo lamang ako kung may pagluluto ka. Sige po. Tumalikod naman ang ginag sa kanya muling tinuon ang atensyon sa pinapanood. Alam niyang ugali ng mga kaibigan niya ang malit dahil simula na maging kaibigan niya ang mga ito ay palagi na itong nahuhuli sa usapan. Gaya ng inaasahan niya, alas 5 na ng hapon dumating ang mga kaibigan niya at may dala itong iba't ibang pagkain. Sorry, we're late. Ito kasi si Danica. Kung makapamili halos buong mall na ang bibilhin. Wika ni Rika, saka umirap lang si Danica dito. Ayos lang, tara sa pool, doon tayo. Wika ni Sandra, saka ay giniya ang mga kaibigan niya sa likod bahay kung saan naroon ang pool. Wala ba rito ang asawa mo? Tanong ni Danica, saka inilibot ang paningin sa bahay. Asawa? Nakakalokong sambit niya, saka inakbay ang isang kamay nito sa balikat niya. Sige, ex-husband. Wika nito saka naunang maglakad patungong pool kung saan mayroong couch sa gilid na hindi nasisinaga ng araw. Ang ganda talaga ng bahay nila. Sa loob ng 2 taon, hindi ako nakapunta rito. Hindi ko rin naisip na pumunta rito. Akala ko kasi andito rin sila nakatira. I never thought na mag-isa ka lang pala. Ang sad ng story mo, baby ko. Wika ni Rika na niyayakap pa si Sandra. Hindi naman sila ganun kasama kasi kita mo naman ang ganda ng bahay na tinitirahan mo. Mabait na asawa na lang ang kulang. Dagdag ni Danica. I nominate our dear Sam for that position. Sigaw ni Rika. Pasaway ka? Tawang sita ni Sandra, saka inayos sa mga dala nila. Hindi pa manigtakip sili may nakahanda na ang kanilang party. May mga small light bulb sa bawat gilid na nagbibigay liwanag at disco light. Katamtamang ingay sa musika, mga inumin at pagkain. Gonna post this on my IG, night out again with tropa. Excited na sambit ni Rika, saka kumuha ng larawan sa kanila. Suotin mo. Wika ni Sam sa kanya, saka inabot ang jacket nito. Malamig na rin kasi ang gabi at manipis na damit ang suot niya. Salamat, ang ginaw na. Wika niya saka sumiksik pa sa couch. Bukas na ang alis namin patungong probinsya para sa reunion, hindi ka ba sasama? Tanong nito sa kanya. Umuntong hininga ang dalaga, saka ngumiti. Hindi sa ayaw niya. Gusto lang niya na mag-enjoy ito kasama ng pamilya niya. Dahil alam niyang kapag sumama siya, ay hindi siya nito iiwan. Ayaw niyang hatiin ang oras ni Sam sa pamilya niya.
Eh, hindi na, sa kaayos lang naman ako rito eh. Andito naman si Manang Rosa at Manang Sally. Makakasama ko naman sila. Saka tawagan mo na lang din ako. Sagot niya saka kinuha ang baso may laman ng alak at uminom. Gusto niyang magpakasaya dahil mananatili siya sa loob ng bahay ng ilang araw. Grayson is an arrogant man. Gusto lang siya nitong galitin lagi. Kaya hanggat kaya niya ay iiwas siya. Ano? Wika ni Sandra nang maramdaman may dumantay sa binti niya. Kumikirot din ang ulo niya. Dahan-dahan siyang nagmulat at muling napapikit nang tumama ang sinag ng araw sa mga mata niya. Itinukod niya ang dalawang siko, saka dahan-dahang bumangon. Nasa guest room sila at katabi niya sa kama si Rika at Danica. Samantalang nasa sahig si Sam na nakabalot ng comforter. Tumayo na lamang si Sandra, saka dahan-dahang lumabas ng guest room. Sobra yata silang nalasing kagabi at hindi niya maalala kung paano sila nakarating sa guest room. Ang huli niyang naaalala ay nagkakasiyahan sila habang umiinom. Ang dami nilang naubos na wine kagabi, kaya siguro wala na siyang maalalang masyado. Dumiretso na lamang siya sa kwarto niya saka nahiga ulit. Sobrang bigat ng ulo niya na kahit kaunting galaw lang ay kumikirot. Ilang saglit naman ay may kumatok sa kanyang kwarto. Hindi siya sumagot sapagkat masakit ang ulo niya. Ilang saglit pa at dahan-dahan na iyong nagbukas. Papasok na ako! Boses iyon ni Manang. Nagdilat na lamang siya saka tumingin sa gawin nito. May dala akong sabaw. Inumin mo habang mainit pa. Maganda ito sa hangover. Salamat po, Manang. Sagot niya saka dahan-dahang umupo sa sofa. Nilapag naman ito ang tray sa tabi niya. Sa kanya dahan-dahan na kinuha. Ginawan ko din ang mga kaibigan mo. Ipapainit ko na lamang yun kapag nagising na sila. Salamat po. O siya, sige. Diyan ka muna. Tatapusin ko lamang ang niluluto ko. Sige po. Tumalikod na ang ginang, saka siya may naalala. Teka Manang, paano po kami nakalipat sa guest room? Si Sir Grayson nagpatulong kagabi. Sobrang lasing niyo kasi. Yung mga kaibigan mo, inakay ng kaibigan mong lalaki. Saka kinarga ka ni Sir Grayson patungo roon. Sobrang lasing mo na nun, kaya siguro hindi mo na maalala. Napatango na lang ang dalaga. Salamat po ulit Manang. Wika niya, saka tinanaw na lamang ang ginang na lumabas ng kwarto niya. Kailan umuwi si Grayson? Kagabi? Sandra, baka may pinagsasabi ka na naman sa lalaking yun. Napaisip siya sa kanang kamot ng ulo. Pagkatapos maubos ang sabaw na dala ni Manang Rosa, ay pumasok na siya sa banyo, saka naglinis ng sarili at ng bihis. Lumabas siya ng kwarto niya at bumaba para bumalik sa guest room. Hindi pa man siya nakakapasok ay may kamay na humablot sa braso niya. Ano ba? Pagpupumiglas ng dalaga, ngunit tinakpan lang nito ang bibig niya. My mom is here. Bulong ni Grayson sa kanya. He's scared of his mom dahil lagi lang itong nagsisinungaling. He lied to them that he took good care of Sandra for the first 3 years. But the truth is that he didn't even remember her. Raven did all of that. Kaya nagtatanong siyang tumitig rito. She never lied to Grayson's mother. Kaya bakit siya magtatago? Bitawan mo ko. Bulong niya rito. Tell her I left already. At bakit ko naman gagawin yun? Because I'm sick of her words. Paulit-ulit na lang ang sinasabi niya. Nakakarindi na. And kabayaran mo sa pagbuhat ko sa'yo kagabi. Problema mo na yan sa kanyang mommy mo. Hindi rin naman kita inutusan na buhatin mo ako eh. Tell her I left already. Ulit nito. Inagaw niya ang brasong hawak nito saka umirap. Problema mo na yan. Hindi na niya ito nilingon saka nagtungo sa living room. Iha, how are you? Nakangiting bati nito. Sabay halik sa pisngi niya nang makalapit siya. Ayos lang naman po. Sagot ni Sandra saka ngumiti rito. Nasaan si Grayson? Tanong nito habang iniikot ang kanyang paningin sa paligid. Tita, nasa kwarto ata niya. Baka natutulog pa. Palusot niya saka umupo sa sofang kaharap ng ginang. How are you, Iha? You look tired. May sakit ka ba? Eh, hindi po, tita. Nagkasiyahan lang kami kagabi kaya medyo pagod. Umiti lang ito saka inabot ang dalang tubig ni Manang Sally. Sorry for my sudden visit. I was not expecting this chairman was eager to send me here to check on you both. Mukha namang ayos lang kayo kaya mabuti na yon. Nakangiting wika nito. Sana makagala kayo sa bahay para naman doon tayo maghapunan. Dagdag nito. Hindi na siya sumagot pa at naghintay na pumasok si Grayson. Ilang saglit din at lumabas na nga ito. Mom! Nakangiting bungad nito.
Pero halata sa mukha ang pagkadisgusto sa naisagot niya sa ina nito. Good morning anak, maupo ka rito. Anyaya ng mommy nito, saka tinuro ang katabi ng inuupuan niya. Tita, doon na po muna ako kasi may kakausapin pa ako. Pagpapaalam ni Sandra at hindi na hinintay pa ang sagot ng ginang. Saka dali-daling nagtungo sa guest room. Mukhang may bisita kayo. Bungad ni Sam sa kanya, saka siya tumango. Andiyan ang mommy ni Grayson, kaya dito muna ako. Sabi niya saka umupo sa tabi ng hinigaan ni Rika. Hindi ka ba nalulungkot habang iniisip na nag-iisa ka lang? Parang nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi naman, alam mo namang sanay na ako ron. Sagot niya saka tumitig kay Sam. Bakit? Takang tanong nito. Anong bakit? Tanong niya pabalik saka inayos ang pagkakaupo. Sumama ka na lang kaya sa akin. Andoon naman ako saka si Rika sa reunion. Hindi na? Sagot niya saka tumingin sa labas ng bintana. Dapat kasi sa pamilya mo ikaw nakatuon, huwag sa iba. Kasi araw niyo yun. Ayos naman ako dito eh. Kapag hindi ka busy, pwede mo naman akong tawagan at kamustahin, hindi ba? Dagdag ni Sandra. Hindi ka ba nahihirapan dito? Tanong nito. Pang ilang ulit na niya iyong naririnig mula rito. Pero hindi siya nakaramdam ng inis o pikon. Dahil alam niyang totoong nag-aalala ito sa kanya. Tignan mo yung dalawa. Wala pa rin ulirat sa sobrang kalasingan. Wala yatang balak bumangon. Wika nito na tumayo saka umupo sa upuang naroon malapit sa kanya. Lumingon naman ito sa kanya saka nagkunwaring nag-iisip. Alam mo, nakakapagtaka na yung mga tingin na yan. Kabadong tanong niya. Tumawa lang ito saka bumuntong hininga. Nagugutom ka ba? Ipaghahanda kita na makakain. Pag-iiba ni Sandra sa usapan. Umiling lang ito saka nauna nang tumayo. Mas maganda kung kape ang ihanda mo. Sabi nito saka naglakad patungong pintuan ng guest room. My lady, you first. Nakangiting wika ni Zam na nagbaw pa saka natawa. Natanaw naman niyang wala na ang ina ni Grayson, kaya nakahinga siya ng muluwag. Manang, pakisabihan ng guard na huwag basta-basta magpapapasok dito, kahit kakilala ko pa. Sabihan muna ako bago papasukin. Rinig niyang sigaw ni Grayson mula sa living room. Opo, sir. Sagot ni Manang Sally, saka tumingin sa gawin nila. Oh, ma'am, may kailangan po kayo? Tanong nito. Wala, Manang. Ipagtitimpla ko lang po ng kape si Sam. Sagot niya saka naunang pumasok sa kitchen. Maupo ka muna dyan, ipagtitimpla kita. Wika niya kay Sam saka kumuha ng coffee sa cabinet at mug at nag-init ng tubig. Kumuha na rin siya ng bread sa cabin ni Gayrito. Ilang saglit pa silang nanatili sa kusina nang pumasok ang dalawa. Maka-feel at home tong dalawa, sobra-sobra. Good morning, friends. Bati ni Rika na humihikab pa. Morning. Bati nila pabalik. Wala bang sa amin? So si Sam na may special treatment. Parang nagtatampung wika ni Danica na tumingin kay Rika na tumangutango pa. Naghanda si Manang ng sabaw para sa hangover. Wika ni Sandra, saka tinuro ang nakahandang bowl. Eksakto namang pumasok si Manang Rosa at pinaghanda ang dalawa. Alauna na ng hapon na makaalis sa mga kaibigan niya sa bahay. Pagkapasok ni Sandra sa loob ng bahay, ay napansin kaagad niyang nakabukas ang ilaw sa cellar. Baka nakalimutan ni Manang kanina? Napatigil siya sa paghakbang nang maalalang automatic light sensor pala ang ilaw doon. Iilaw lang yon kapag may tao sa loob. Pumasok siya at tinignan kung may tao. Napaigtad siya nang marinig ang pagbagsak ng baso na halatang may tao sa loob. Lumapit siya at natanaw si Grayson. Umiinom habang pabagsak na nilalagay sa center table ang wine glass na ginamit. Ang aga natin ah! Basag ng dalaga sa katahimikan, saka naupo sa tabi ng inuupuan ng binata. Hindi naman ito umimik at lumalagok lang ng alak, saka sumasalin ulit sa baso. Tama na yan! Wika niya saka akmang aagawin ng baso. Nang ilayo ito ni Grayson sa kanya. Bahala ka dyan? Sabi niya saka tumayo at tumalikod dito. You know what? I was stressed when mom visits me and talks about having a child with you. Can you imagine? Ang isipin na may mangyayari sa atin? That's funny. Kunwaring natatawa pang wika ni Grayson. Natutop naman si Sandra sa kinatatayuan. Saka dahan-dahang rumihistro sa utak niya ang sinabi ng binata. Anong sabi mo? Tanong niya ulit. Baka dinaya lang siya ng pandinig niya. Humarap siya rito saka hinintay na sumagot. Bagkus ay tumayo ito saka lumapit sa kinatatayuan niya. Teka!
Kabadong wika niya na umaatras pa. Ngunit hindi ito tumigil. Humakbang ito nang humakbang hanggang sa tumama ang likod niya sa malamig na pader. Grayson, what are you doing? Alam mong anong iniisip ko ngayon? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Saka bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Naiisip kong ang kinin ka. Pagkasabi niya nun, ay agad siya nitong siniil ng halik sa labi. Itinaas niya ang dalawang kamay para itulak ito, pero hindi niya kaya. Masyadong mahina ang katawan niya dahil sa ginawa nito. May kung anong kuryente ang dumaloy mula sa katawan niya. She wants to push him away, but she's weak. Tinakasan na siya ng lakas sa katawan. Napakapit na lamang si Sandra sa balikat ni Grayson upang kumuha ng lakas. Hindi kalaunan ay tumigil ito saka tumitig sa kanya. But you're out of my style. You're not my type. And I hate this married life. Pagkasabi ni Grayson iyon, ay lumabas ito sa kwartong iyon habang naiwan si Sandra na natigilan. Paano pipigilin ni Sandra ang puso niya na ibigin ng asawang inaayawan niya? Abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.